Hello at magandang araw sa lahat ng makakapanood ng aking video na ito. Today ay maglalakad tayo dito sa forest at saka sa field. Malapit lang naman ito dito sa bahay namin sa Espoo City. Early spring na. Kaya daanan natin itong ants nest na lumabas na actually sa pagkakatabon ng makapal na snow. Samahan ninyo ako sa paglalakad ngayong araw dahil medyo sumikat ng konti ang araw. At nakatago lang siya sa ulap. Maghahanap tayo kung gising na ba ang mga snakes at ang mga bubuli at kung ano pang mga kulisap na gumigising kapag nagmelts na yung mga snow pero wala pa tayong nakikita sa ngayon dito sa paboritong spot ng mga snakes at mga lizards kung saan sila nagwa-warm up pagkatapos ng mahimbing nilang pagtulog at pagka-frozen sa mahabang winter. Wala pa sa ngayon, wala akong nakita dito sa lugar na to sila nagpapainit sa araw. Kaya lang, wala pa sa ngayon dahil hindi actually mainit ang sikat ng araw ngayon dahil natatabunan ng ulap. Ganyan pa lang ang makikita natin ngayon dito sa forest. Wala pang mga dahon, ang mga punong kahoy. Pero buhay na buhay po sila. At ang nakikitang mga yellow na yan ay mga buhay na mga lichens. Na dumidikit sila dyan sa mga punong kahoy dahil dyan sila nabubuhay. Itong, hindi naman ito river. Para lang siyang ano, puro kong tawagin dito. Kanal dito sa my field. At kung saan-saan nagmula yung mga tubig na yan sa mga bundok. At dumadalo yan dyan. At hindi na siya ice. Tubig na siya. Medyo melts na ang mga snow dito sa field kasi nasisikatan ng araw. Pero itong oras na to, walang sikat ang araw kasi natatabunan ng mga ulap. Paminsan-minsan, lumalabas yung araw, kaya lang napakalakas din ng hangin. Kaya nakapang winter jacket pa rin tayo. Ito kung tawagin ay payong kisa. Ang kauna-unahan na bush na bumubulaklak. Ayan. May mga buds na ng mga balahibo siya ng pusa. And later on, bubulaklak yan ng parang maliliit na mga dilaw. Early spring pa lang. Kaya ganyan pa lang ang makikita natin at super dulas pa rin yung mga daraanan. Ito natuwa ako kasi para siyang bukal. Parang
Spring Falls. Ang ganda, diba? Yan. Bumubukal-bukal siya dyan. Palagay ko, mayroon siguro dyang ano, tubo na nilagay sila para makahinga yung lupa or makahinga yung ano, yung daloy ng tubig. Yan. Ang field na ito ay pag-aari ng siguro mayamang farmer dito sa Espo. At sa summer, hindi na tayo makakalakad sa area na to. Ayan, ito natutuwa ako dito. Tingnan, kasi para siyang ipo-ipo na ikot ng ikot. Para bagang ano, mga taong magagaling magpaikot-ikot. Tapos paminsan-minsan ay humihinto at kumokolekta ng mga bula-bula at ng mga grasses, mga damo-damo. Yan. Hindi naman damo na nagpapahay sa mga gamol, kundi mga dry na mga damo-damo na yan. Pinapaikot-ikot lang dyan, nakakatuwang tingnan, para bang mundo na paikot-ikot, buhay na paikot-ikot, na paminsan-minsan ay may mga bula-bula sa gilid at kinakaptured niya para siya ay maging masaya dyan na umiikot-ikot, diba? Sana all. Huminto na ulit at magkokolek na naman siya ng mga bula-bula. Napakaganda talaga. Tingnan. Kaya natutuwa akong maglakad dito. Kapag nasa mood ng paglalakad at ngayong araw na to, 3 oras ako na naglakad. Ayan. Napakagandang tingnan. Kapag tayo ay mapagmahal sa kalikasan, nature, lover, ika nga. Lahat ng mga bagay na nakikita natin sa kalikasan ay gusto ng ating mata na panoorin. Lalo na dito sa Finland, napakalapad ang percent ng kalikasan, mga kabundukan, mga lakes, kasi konti lang yung mga tao dito, kaya halos bakanti pa ang lahat ng mga kalikasan. At inaalagaan talaga ng Finland ang nature. Kasi yan yung kanilang priority na hindi baga maabuso ang kalikasan dito. First of all, konti lang ang mga tao. Baka sa ngayon ay wala pang anim na million. Kasi last time, parang 5.6 million pa lang. Tapos ang laki naman ng mapa ng Finland. Lakad tayo dito sa ano, sa gitna ng field. I-feel na natin yung winter kasi mawawala na tong snow na to. Basta sumikat lang yung araw, araw-araw,
napakabilis matunaw. And then, sa summer, hindi na tayo dito makapaglakad kasi marami na ditong mga grasses, mga bulaklak, at kung ano-ano pang mga nature na tutubo. Eh, hindi na tayo makakalakad dito. Ayan, yung ating footprints. Ang mga maglalakad na lang dito ay ang mga usa, ang mga mooses, mga rabbits, mga snakes, mga lizards, mga frogs, butterflies, at kung ano-ano pang mga lilipad-lipad sa summer. Meron lang na ano na footpath na pwedeng madaanan sa summertime. At dito sa island, parang pinaka-island dito sa gitna ng field, ay pwedeng pumunta dyan, mag-picnic sa summer. Yang mga lumot na yan, buhay. Yan, yung mga white na yan, ay lichens yan, mga buhay yan, na kumakapit sila sa puno. Dahil nasa puno ang kanilang buhay. Napakagandang mga lumot, fresh na fresh, at buhay na sila pagkatapos na matunaw ang kanilang kumot na snow. Eto, mga black mushrooms na natulog lang sila. Winter season, tapos winter season. Tapos, kapag natunaw na yung snow na pinakakumot nila, looking sariwa sila, no? Fresh na fresh. At handa na silang humarap sa spring season hanggang summer na. Ganyan lang ang cycle ng buhay, four seasons. At ito, napakatatayog at ang lalaki ng mga puno. Tatlong oras akong naglakad, halos. Malakas ang hangin pero hindi naman masyadong malamig. Lalo na complete ng winter gear bago maglakad. Ito, ano, matigas na mushroom kapa, kung tawagin namin dito yan. Diyan sa puno, pampaganda diyan sa puno at diyan sila nabubuhay. Yan. Mabubuhay sila, tapos tatanda sila, tapos matutuyo sila, tapos tutubo na naman yung mga bago. Ayan, kagaya niyan, ibang klaseng matigas din na mushrooms, mga buhay po yan. At lalaki yan sila, tapos tatanda, tapos matutuyo, tapos dyan lang din sila sa mga puno. Napakaganda ng kalikasan talaga kapag ikaw ay nature lover. Ito, mga tumbang kahoy na marami ding mga lichens na buhay, mga mushrooms na mga buhay na tumutubo dyan para pampaganda sa kalikasan. At ang mga tumbang kahoy na yan, pinapabayaan talaga yan sa forest, sa nature. Para dyan sila magiging lupa yan dyan sila. Magiging parang mga compost na sila dyan, pati ang mga dahon, pang fertilizer na din para mas lalong mataba ang lupa at maraming mga iba't ibang mga tumutubo na mga kung ano-ano sa forest. Marunong ka lang tumingin katulad niyan.
mga black mushrooms na nandyan, nakadikit sa mga rocks, sa mga lumot, na kapag maispatan mo, napakaganda. Namumulaklak na ng orange. As you see, orange ang bulaklak. Para siyang mushrooms na ano na makintab. At diyan malaking rocks na puno ng punong-puno ng mga lumot at diyan sila natubo. Yan, natanggalan na sila ng ano ng blanket nilang snow, tumutulo na, natunaw ang mga snow. Ayan. Kaya ayan na sila. Natulog lang sila sa ano sa winter and ngayon ay nawala na sila ng kumot na mga snow. Kaya ayan, napakaganda na nilang tingnan. Nangunguna sila sa kagandahan sa kalikasan. At may bulaklak na kaagad silang orange. Siyempre, hindi natin kukunin at hindi natin kakainin yan dahil hindi ko alam kung yan ba ay nakakain. Ayan. At palibutan natin itong napakalapad na field na pag-aari ng isang farmer dito sa Espo. Sa summer, itong area na to ay may mga tanim na yan ng mga barley at iba pa na mga tinatanim nila. Mga bulaklak na para sa mga bees, para yung bees ay mag-produce ng honey. Kasi mayroon din ditong honey nests silang nilalagay para sa mga bees. Sunflowers at kung ano-ano pang mga itatanim ng farmer. On my way back home, na daanan ko ito, napakalaki at napakagandang puno dito pa rin sa gilid ng field. And surprisingly, may luma na bird's nest. Ang ganda. Luma na yan. Last summer yan. Palagay ko, aayusin ulit yan ng ibon kapag warm na or gagawa sila ng panibagong pugad. Pero ayan na nga, naka-ready na yan. Aayusin na lang nila para mangitlog sila. Diba? Hindi na masyadong hard work ang ibon na makakatagpo ng pugad na yon. Eto naman, buhay na mushroom. Para siyang bulaklak. Kulay itim, pero medyo nasa mataas siyang bahagi ng matandang kahoy na luma na natumba. At dito naman ay napadaan rin ako. At ayan, fresh na fresh at buhay na buhay na yellow mushroom. Ayan, mushrooms na nandyan. Bali, under the snow, nag-growing na yan sila. Kumbaga, lumalaki na yan sila habang sila ay nakakumot sa makapal na snow. At pag ang snow ay natunaw na, ayan na sila. Fresh na fresh at malalaki na at patuloy pa silang maglalakihan buong summer hanggang autumn. Tapos, matutulog ulit. Next winter, ganyan ang cycle dito. Dito naman ay ang nilagay na, ayan, pugaran ng, ano, ng mga bees, mga kulisap na gustong tumira dyan. O diba, alagang-alaga nila ang kanilang kalikasan.
Madulas pa rin ang daanan dito sa forest talaga. Kaya mag-iingat tayo ng ating paglalakad. Kasi hindi na dito nilalagyan ng sands at ng salt dahil sa nature. Ang tataas ng mga puno at ang tutuwid pa. Ayan. Marami pa rin mga snow sa hindi nasisikatan ng araw. Sa mga highways, ayan, mga karasada, at mga daanan ng tao sa city. Yun, lalagyan ng buhangin at lalagyan ng salt para hindi madulas ang mga tao. Pero dito sa nature, hindi na yan lalagyan ng buhangin at saka salt kasi nga nature. Ayan. Dito naman ay paminsan-minsan pinapasyalan ko tong matandang puno na to na luma na. Lumang puno. Ayan, maraming tumutubo dyan na mga matitigas na mga mushrooms. Ang ganda rin tingnan. Thank you so much for watching. Hanggang sa next video natin. Mabuhay and God bless us all. Bye-bye!